トゥルトゥルトゥル。Isa sa mga paborito kong gawin sa umaga ang gumawa ng kape at uminom ng kape. Yan. Isin sa mga kukumpleto sa umaga ko. Saan ba ako nag-umpisa at paano ba ako nahilig sa kape? Well, siguro, ewan ko, mahilig na talaga ako sa kape. Sa Pilipinas kasi, ganito ako nag-umpisa. Ito yung typical na nakape ko sa umaga. Meron na bibiling sachet na kape, yung Nescafe. Alam niyo yun. Tigpipiso pa dati yun nun eh. Piso pa isang sachet na ganun. Tapos, marami kami magkakapatid. Pito kami. Siguro mga lima doon yung magkakape. So, hahati-hatiin namin yun. Hati-hati. Wala akong footage eh. Wala akong imagine nyo na lang kumbaga yung scenario. Hati-hatiin namin yun para lahat makainom ng kape. Tapos kasama pa minsan sila airmat sa airpot. Pero let's say lima ang magkoconsume nun sa isang sachet. Tapos, asukal. Maraming asukal yun. Kailangan matamis. Imagine nyo kung anong lasa nun. Noong mga panahon yun, na hindi, wala pa akong idea kung ano yung masarap na kape, yun yung pinaka-the best na coffee para sa akin. Yun yung pinaka-the best. Yung paghahati-hatian nyo ng pamilya. Tapos, iinom ka ng mainit, matamis. Ewan ko ano. Hindi ko na ma-imagine yung lasa nun. Ngayon, yung lasa nung Nescafe na yun. Kasi matagal-tagal na rin naman ako hindi nakakainom nun. Pero pag umiinom ako ngayon ng instant coffee, hindi ko na masyado nagugustuhan yung lasa. Nalalaman ko na yung pagkakaiba. So, eto na. Binigyan ko lang kayo ng background kung paano ako nag-umpisa sa pagkakape. The reason for all of this video na to, gusto ko lang ibahagi sa inyo yun. Yung hilig ko. Ito, hilig ko to eh, kape. Eto ngayon, kumbaga yung evolution ko. Bigyan ko kayo na mabilis lang. Nag-umpisa ako sa sachet. Na-experience ko yung mga instant coffee. Yan, yung mga, may mga machine, di ba? Tapos, press mo lang ang espresso. Tapos, cappuccino. Yung mga ganon. Na-experience ko yan. Kumbaga, nag-evolve kahit paano. Sumasarap yung kape ko. Tapos, eto na, meron akong napanood sa YouTube na kung paano sila gumawa ng kape. Meron itong tinatawag na press. Nainggit ako. Ingit na ingit ako. So, mga ilang buwan, almost a year siguro, bago ako nakabili nito. Aeropress. Well, sa curiosity, at saka siguro, ano kayang feeling, yung experience, kung paano gamitin nyo, yung mga ganon, ganon talaga. So, eto nga, sa madaling salita, bumili ako nito. Papakita ko na sa inyo, paano ito gamitin. Yun lang. Ang gulo, no? Ang kulit din, no? Yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo. Bakit ba? At maramdaman nyo rin yung feeling na sa mga mahilig sa kape, maramdaman nyo yung feeling. Yan, yung feeling ko ba? Sa mga nakaka-relate, well, yes. Para sa atin tong video na to. Paano na ba uminom ng kape? Wala na akong asukal ngayon sa kape. Mas na-appreciate ko na ngayon yung kape na walang asukal. Tapos alam ko na ngayon, inaalam ko yung tamang temperatura. Kumbaga na-hook talaga na ako. Andun na ako sa level na talagang inaalam ko na yung mga detail na ganun. Kung ano ba yung magiging lasa ng kape. Ganyan. Tapos iba-iba pala yung pampress, yung filtered, mga ganun. Iba-iba pala yun. Hindi ko na masyadong elaborate sa inyo. Basta yun, masarap yung kape. Well, nag-enjoy ako ha. Bitter, tapos manamis-namis. Pag, yun, basta tama yung pagkakagawa mo ng kape. Maralasama may manamis-namis. Tapos hindi siya masyadong mapait. Basta, buhay ang umaga. Ganon. Sa mga nakaka-relate, well, sa atin to. Sa mga hindi, well, try nyo rin minsan. Kung hindi pa kayo nakakainom ng kape, kawawa naman kayo. Hindi, kung hindi pa kayo nakakainom ng kape, itry nyo. Masarap. Masarap yung kape. Ayan. So, let's start making our coffee na nga. Andal-dal mo, pre. Puro ka salita. Kulang ka sa gawa. Okay, eto na. Napag-grap na tuloy ako.
tinitinig niya yan. Ay, mga pressure. Ano naman pinagsasabi ko dito? Basta yon, yun na yun. Ipipress nyo lang siya ng ganyan. Dahan-dahan daw para yung momentum. Momentum daw eh. Basta yun. Na-enjoy ko lang to. Paano gawin, paano gumawa ng kape, ganyan. Masarap kasi yung pinaghihirapan. Pangat yung instant. Diba? Yeah. Press na siya. Okay. Yun na yun. So, ready to drink na yung coffee natin. Eto na siya. Ah, ang init. Actually, may tamang temperatura daw yan. Something around 80 ata. 80 degrees Celsius. Ganun yung tamang temperatura na pang para sa press. Pero hindi ko na nasunod. Pero natry ko yon. Naglagay ako ng sinukat ko talaga yung temperatura. Sinakto ko talagang 80 bago ko siya ibuhos. Masarap. Mas masarap yung klase ng ganong kape. Kaso eto, gusto ko lang maipakita sa inyo kung paano ako gumawa ng kape na ngayon. Tikman natin. Eto, natitikman natin. Eto, tinantya ko lang yung dami ng tubig base sa panlasa ko. Pag masyadong matapang sa akin, dalagdagan ko pa ulit ng konting tubig. Pero sa ngayon, titikman muna natin. Ayan. Init. Eto na yung kape natin. Ah! Ayos na. Matapang ng konti. Marami sa. Sarap. Sarap magkape. Yes, sir. Dagdagan ko pa ng konting tubig. Medyo strong siya sa akin. So, yan. Palagay ko. Tama na to. Yun lang, guys. Let's start our day na, ha? Okay, let's drink some coffee. Ito na yung kape. Sarap. Nilagyan ko ng tubig. Mas tamang-tama na siya para sa akin. Pero medyo bitter siya ng konti. Parang hindi siya ganun kasarap. Kumpara dun sa may tamang temperatura, tamang pagpipress. No? Galing, no? Ang kulit, no? Parang hindi ko akalain, hindi ko na-imagine dati nung nagkakape ako na ganito pala kakomplikado yung coffee. So yun, I want you to take something from this video, no? Don't be so hard sa sarili nyo. Huwag kayong masyadong malungkot or maingit, mainis sa mundo or magalit sa magulang nyo. Kung wala man kayo ng mga bagay na meron yung ibang tao, huwag bumitaw dun sa gusto natin. Eh, for example, etong coffee na to. Lumalaki ako at naghahati-hati kami sa isang sachet ng Nescafe. At hindi mo maintindihan yung lasa. Pero that time, yun yung pinakamasarap na kape para sa akin. Pero yun, ang dami ko sinasabi. No? Pero ang gusto ko lang sabihin talaga, yun lang naman talaga yun. Don't be so hard on yourself if you don't have the things that other people is having. English na ilusot. Darating yung time, darating yung panahon na makakamit mo yung gusto mo. Kahit ano pa yan. Huwag ka lang bumitaw doon. Strive hard. Work hard. And drink coffee. Yun. Tama na yun. So yeah, ang next na bibiling ko, alam nyo kung ano. Grinder naman. Grinder. Wala pa akong grinder eh. Wala pa akong pang-grind ng coffee. Gusto ko to eh. Well, kanya-kanya hilig yan pare. Ha? Basta ito hilig ko to. So, tapos hilig kong gumawa ng video. Sinama ko na sa video.